Hello everyone! Welcome to my channel again! Nandito na naman ako! Kakain na naman ako, kaya mag-usap-usap naman tayo. So, bago tayo mag-start ng ating kwento-kwentuhan, habang ako'y kakain ng aking lunch, ako lang mag-isa dito sa bahay, kaya may time na naman akong makipagkwentuhan sa inyo guys. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click like and subscribe at saka pakiclick na din yung bell all para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. So, dasal muna ako pala. So, ayan, ang ating pag-uusapan ngayon guys is yung isa sa mga pinag-uutos ni VP Sara na hindi na required, hindi na, kumbaga, mandatory pala, yung uniform sa high school, sa mga school. High school lang ba yun? So, maraming mga kabataan, syempre, maraming mga kabataan. Alam ko namang ang matutuwa niyan is yung mga kabataan kasi syempre, pag pumapasok sa school, masusuot na nila. So, ang matutuwa niyan ay yung mga anak natin. Kasi, masusuot na nila yung mga gusto nilang suotin. Pero, iwan ko, basta kung ako bilang mami, bilang nanay, mas gusto kong may uniform. Bakit? Nakaka-save tayo. Kasi, uniform lang yung ano natin. Pag wala, hindi kasi compulsory yung uniform is magastos kasi siyempre alam mo naman yung mga kabataan ngayon, hindi ko naman sinasabi na kailangan nilang magporma ng napaka ano kahit nag-aaral. Ang ibig ko sabihin, mas maganda kasi yung uniform kasi nakaka-save talaga yung mga nanay. Alam ko nakaka-relate yung mga parents. Alam kong may mga parents diyan na sasang-ayon dito sa ano ko, sa opinion ko, nakaka-save tayo, 'di ba? Kasi ano, yung uniform mas mura din na ano. Tapos, mas maganda kasi yung uniform kasi yung uniform kasi isa 'yun sa parang identity ng isang bata kung saan siya nag-aaral, na ma-identify na ay diyan pala siya nag-aaral kasi nakikita sa uniform. Malalaman mo sa uniform na ano, na kumbaga, ay dyan siya nag-aaral. Maganda kasi pag na may identity din yung isang estudyante na dyan, estudyante pala siya sa dyan sa school na yan. Parang ganon, di ba? Mas pabor ako doon sa may uniform kaysa walang uniform. Hindi ko naman kine-question yung ano, kautusan ng ating vice presidente, pero kung ako yung tatanungin, mas pabor ako doon sa may uniform. Hindi naman mahirap bilhin yung uniform, mas mahirap pag ano. Ay, iwan ko lang, basta opinion ko lang ito ah. Opinion ko lang na sa tingin ko mas makaka-save ako kapag uniform yung may uniform yung eskwelahan kaysa walang uniform. Siyempre naman, yung lalo na pag mga dalaga na at binata yung mga anak mo, alangan naman yung damit nila, Lunes, ganun pa din yung Martes, ganun pa din yung Merkules, di ba? Magpalit-palit sila ng damit, so mas kailangan mong bumili ng medyo ano na may mga damit talaga sila. Kung uniform talaga, uniform lang yung kailangan mong ano. May mga uniforme naman na mura. Yun lang siguro ang i-adjust na hindi masyadong mahal yung uniform. Pero ganun pa man, sumusuporta pa din ako sa bagong kautosan ni VP Sara kasi mas alam naman nila yung talagang pangangailangan ng mga karamihan ng mga tao. Ito opinion ko lang, isip nanay. Opinion ko lang ito kasi mas maganda kasi talaga pag may uniform kasi nga ma-identify yung anak mo na ay dyan pala nag-aaral, yung may identity sila ba, di ba? Tapos parang ang ganda kasi tingnan pag may uniform tapos maano mo talaga na estudyante. Yung parang ganun,
So, ayun, opinion ko lang yun. Sa mga hindi sasang-ayon sa opinion ko, nirerespeto ko yung mga opinion din ninyo. I hope respetuhin nyo din yung opinion ko. So, yun guys. So, in short, mas pabor ako sa may uniform kaysa walang uniform. Ang ulam ko pala ngayon is ginisang kalabasa. Tira namin kagabi. Ginisang kalabasa at saka adobong manok. Yun na lang kinain ko. Kasi wala naman sila dito. So, yun na lang ang inano ko. Tapos yung ang kinain ko pa nga na kanin, hindi na ako nagsaing. Yung bahaw na lang, pinainit ko na lang yung bahaw. Tapos, yun, ito. Solve na yung lunch ko. Kayo, ano yung mga opinion ninyo dun sa bagong kautusan ni Baby Sara pala, ni Vice President? Ewan ko lang, huwag nyo lang akong i-bash. hindi ako nag-disagree dun sa kautusan niya. Inano ko lang yung kung ako ba, kung yung opinion ko na mas pabor ako doon sa may uniform kaysa walang uniform. So, doon ako guys. Pero, nirerespeto ko yung, ano, yung kautusan niya. Siyempre naman, siya yung pinakamamahal nating vice presidente ng Pilipinas. Alam niya kung ano yung nakikita niya at alam niya kung ano yung mas nakakabuti sa karamihan. Kaya nirespeto ko yun. Madaldal ako ano. Nakakaroon lang kasi ako ng time na mag-vlog, magsalita guys dito sa bahay kung wala sila. Alam nyo naman gaano kaliit itong bahay. Kahit nga pag nagba-vlog ako sa room ko, iba kasi hindi ko mabigkas ng malakas yung mga salita. Gusto kong bitawan na salita kasi nga maririnig nila ako. Napakaliit kaya ng kondo na namin dito. Super liit. Kung may magsasalita sa kwarto, madinig buong bahay. Kaya hindi ako pwedeng mag-vlog ng mga ganito kapag nandito sila. Kaya pag wala talaga sila dito, ayun na, nag-ano na ako. Talagang nagre-record ako ng kahit isang video man lang. Hindi ko maubos yung kalabasa. Kagabi pa to eh. Alam niyo ba guys na may advantage yung nakasuot sila ng uniform? Ano yon? Isa sa mga advantage na kapag nagsusuot sila yung uniform, kapag gumagala sila sa mga mall tuwing klase, di kaya papasok sila ng mga games na yung mga games na yan, yung mga internet cafe na yan, kapag naka-uniform kasi yung mga bata, madali silang masita na, oy, bakit kayo pumapasok dito? Kasi di ba may mga lugar na may ordinance na bawal magpapasok ng mga estudyante kapag oras ng klase doon sa mga internet cafe, doon sa mga games na yan.
So bawal. So may ordinance. So kapag nakapag uniform sila, is madali silang masita na oy, bakit kayo pumapasok dito? Eh mga estudyante kayo, 'di ba? Pag ganun. 'Yun din ang advantage kapag naka-uniform sila kasi madali silang ma-identify na mga estudyante sila. So at isa pang ano advantage din kapag naka-uniform sila is yung kumbaga hindi sila alam niyo naman yung mga kabataan ngayon masyadong ano na kapag isa kasi yung uniform, alam niyo ba guys, isa yung uniform na nakapagpapigil din sa mga estudyante na gumawa ng mga kabulastugan ba sa labas kasi siyempre kapag naka-uniform sila may hesitance, gumawa ng kabulastugan sa labas kasi madali silang ma-identify na ay estudyante yan sa ganito ganyan, ay ganito ganyan. So ang daming advantage kapag nakasuot ng uniform at saka ayun nga, kaya nga pabor ako, talagang pabor ako na magkakaroon ng uniform sana, pero okay lang din na may kautusan na ganun. Siyempre hindi naman lahat ng may mga nanay din naman na mas pabor din nila na walang uniform kasi nga may mga bata din naman talaga na talagang naghihirap sa pagbibili ng uniform. So ayun, sana nga lang magiging mas epektibo pa yung pag-aaral ng mga bata dahil wala nang yung ibang bata na hindi makakabili ng uniform is hindi na sila mahihiyang pumasok sa school kasi wala silang uniform. So alam kong maganda yung alam naman natin na maganda yung hangarin ni VP Sara diyan sa kautosan niya niyan. So ayun, hopefully yung klase ngayon nitong ang coming na pag-open face to face ng mga schools natin sa Pilipinas is magiging successful. Wala na sanang COVID na makakapagpigil ng face to face na klase sa atin. So God bless na lang sa lahat ng estudyante sa dating na pasukan. So ayun guys, yun lang, opinion ko lang yun. So ayan, tapusin ko na itong video ito sa mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta ng aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka mulit-muli sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click like and subscribe. At saka pakiclick na din yung bell on para magiging updated kayo sa mga upcoming videos ko pa. So ito na guys. Bye-bye. Bye-bye. Huwag kalimutan na salubungin ang umaga ng isang magandang ngiti at isang taimtim na panalangin. God bless everyone. Bye-bye. Keep safe. Bye-bye.